Bakit po? Ano po? Anong batas na lalatag? Anong policy po? Tasa? May uting ka pa rin. Tandaan mo yan. Bawal yan. Bawal yan. Sinain po yan. Ayan o. Inampas ako. Kitang kita. Sabi mo na yun. Patayin mo yung video mo. Para bituan mo ka. Sorry, it's DJ. Bakit po? Ano po? Anong batas na lalatag? Anong policy po? Tasa? May uting ka pa rin. Tandaan mo yan. Bawal yan. Bawal yan. Mag-video ka. Bawal yan. Bawal yan. Mag-video ka. Ano nang ayaw na? Hindi po ako binibidyo. Anong papel mo? Ha? Para sumikat ka? Uy, hindi ka artistahin. Hindi ka maganda para mag-usikat ka. Ayan ang binibidyoan ko. Ayan na. Sinain ko yan. Ayan o, inampas ako. Ayan na. Sinain ko yan. Ayan o, inampas ako. Kitang kita. Sabi mo sa'yo, patayin mo yung video mo. Para bidyoan mo ka. Kitang maayos eh. Trabaho kami maayos. Bibidyoan mo kami. Ayan po. Rito po tayo ngayon sa farmers. Ay! Sikat siya! Ang ganda niya. Ayan po. Tatlong beses kita niyo po sa live video. Tatlong beses po niya ako tinampal. Pati yung cellphone ko, tatlong beses niyang tinangkang agawin. Para mag-video. Oh, ayan po. Alam ko mga karapatan ko. Tigilan mo ko. Pati sasali mo pa. Inala po nila ako rito sa may baba ng Farmers Plaza. Kasi daw po nag-CR ako sa babae. Binitbit po nila ako dito. Tapos tatlong beses din ang kaagawin yung cellphone ko. Sarap daw po akong sampalin, sabi niya. Ganit ba sa'yo na papalagay ng papalagay? Binitbit ako sa kamay. Papunta rito sa baba. Kasi nag-CR daw ako sa babae. Kita niyo naman kanina kinakaladkad ako kasi nag-CR ako sa CR ng babae. Ay hindi daw, pero kitang-kita niyo sa video. May 10 viewers po tayo, kaya hindi pwede magsinungaling. I-like niyo, share niyo, sumikat siyang baklang to. Ayan po, para daw po sumikat yung baklang to, yung po yung exact term na ginamit niya, which is illegal ngayon sa Discrimination Act. A few inches later. Namatay na po yata. Suportado raw ni Pangulong Duterte ang SOGI o Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Equality Bill na layong protektahan ang mga miyembro ng LGBTQ plus community. Laban sa diskriminasyon, nagpakita rin ng suporta ang ilang mga beauty queen sa trans woman na pinusasan at pinagbawalang gumamit ng pambabaing CR sa isang mall sa Quezon City.
Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, suportado rin ni Pangulong Duterte ang Soji Bill. So I think he will support that kind. Eh, gusto nyo palaging fair treatment to all it. Pero itatanong pa raw ni Panelo sa Pangulo kung gagawing urgent ang panukalang batas. Nasa mga mamabatas naman daw ang desisyon kung ipapasa nila ito. Kinampihan din. Number 4, judge number 4. Robbie Lopez. Hello. Good morning, candidate number 8. Good morning, sir. Your question is, do you agree that a third restroom should be built for transgenders and why? Again, do you agree that a third restroom should be built for transgenders and why? Thank you so much. So the question is all about, am I in favor of having a third sex or a transgender comfort room on this particular country? Well, I will have to share my same and my individual opinion about that particular question. In the life of an LGBT, we would like for you guys to accept us for who we are. We would like acceptance, respect, and embrace our individuality. With a simple question such as that, ano nga po ba ang nararapat? Dapat po bang magkaroon ng ikatlong CR para sa amin? My simple answer will be, hindi. Why? We aim for equality. We aim for diversity. And we aim for diversity, bakit kailangan magkaroon ng ikatlong CR para sa amin? Para saan? Para kami pandirian? Para kami layuan? O para kami layo sa mga normal na tao na tinatawag ng lalaki at babae? Yes, we are transgenders, but we don't have nakakahawang disease. Wala kaming dapat ikahiya kung ano man po ang meron kami ngayon. So if I were to answer that question, hindi po ako pabor. Dahil gusto namin ang equal na pagtingin mula sa mga tao, lalo na ngayong gabi. Maraming salamat po. Thank you, God. CR? Mm-hmm. Or Mayor Kalai CR of the Lumijan Central Elementary School mm-hmm. was just implemented in 2018 mm-hmm. during the National Learning Exchange with the National Office, SBM WINS advocates and implementers. This school was visited by the National Office together with 8 other schools from the whole province of Iloilo mm-hmm. chosen as the best implementers of SBM WINS, that is Wash in Schools program, school-based management. So the LGBT comfort room mm-hmm. was put up with the full consent of the municipal mayor of the Lumijan, mm-hmm. Mayor Kalai Alonsabe. So it does not necessarily mean nga LGBT room nga slash Mayor Kalai CR is only intended for Mayor Kalai. Mm-hmm. This comfort room is intended to all LGBT community, including mm-hmm. the parents, the nannies, or other stakeholders of the school. Mm-hmm. So we are glad that we are having this comfort room to give service and to give access to the LGBT community.